Kakayami, ito na ang mga ingredients ng gagawin nating dessert ngayon. At habang hinahanda ko ang ating mga ingredients, sa mga bago sa ating channel, ako nga pala po si Susan and welcome to my channel, Sanjuda's Vlog! Kailangan lang nating balatan ang ating saging, hindi ito saging latondan, hindi rin ito saging lakatan. Ito yung tinatawag na saging saba. Wala lang naman, share ko lang sa mga hindi nakakaalam. Tapos nating mabalatan ang ating mga saging, ihiwain lang natin ito ng maliliit para mabilis itong madurog. Ngayon tapos na nating hiwain ang ating mga saging, gagawin naman natin ang proseso ng pagluluto ng minatamis na saging. Ilalagay tayo ng tubig sa kaserola, konti lang naman, tapos ilalagay natin ang mga iniwa nating saging. Kukuluin natin ito hanggang sa lumambot ang mga saging. Napalambot natin ang ating saging, ipiprepare naman natin ang para sa ating crush. Inalisan ko ng gilid ang lahat ng mga tasty bread. Dahil matigas yun, mahirap siyang i-close pag may palaman na sa loob. At pipit-pitin natin ito. Yung tamang-tama lang. Pag natapos na nating pitpitin ang ating mga tasty bread, isasantabi muna natin ito. Hintay nating maluto ang ating minatamis na saging. Mulo na ang ating saging. Naglagay na ako ng brown sugar. Hihintayin lang nating lumambot pa ito kasi kailangan natin yung durog na saging. Kailangan nating ismash ang ating mga saging para mabilis itong mga durog. Ito na, pwede na itong ganitong texture. Pwede na nating gamitin ito sa gagawin nating banana pie. Kailangan na nating i-cool down ang ating minatamis na saging. Itututok ko lang to sa electric pan para mabilis lumamig. At ito na nga, malamig na nga ang ating saging. Babalutin na natin siya. Ang gagamitin natin pambalot yung pinipit nating tasty bread kanina. Katapos natin lagyan ng palaman, i-fold lang natin siya at pipit-pitin ng fork. Gagamit tayo ng fork para pang sealed sa kanya.
ulitin lang natin ang proseso hanggang sa malagyan lahat natin ng palaman ang mga tasty bread na pinipit natin kanina. Last na to mga kayami, tapos na natin lagyan ng palaman lahat ng tasty bread. Ngayon, kailangan na natin silang prituhin. Lang natin siyang maluto, magkulay golden brown at pwede na natin siyang hanguin. Ito okay na to, pwede natin hanguin. At ipatong natin sa isang paper towel upang matiktik ang mantika. Mapupunta kasi sa paper towel yung excess na mantika na nasa banana pie natin. Uy, tapos na tayo. Taste test na! At ito na ang ating banana pie. Kung ang mga fast food may tuna pie, may mango pie, tayo may banana pie. Thanks for watching. Till my next vlog. Bye!